Brad Jando, may tatanong lang ako tungkol dun kila Brad Wendell at saka yung sa may Deliverance and Exorcism. Palagay ko kilala po ito ni Bro Wendell. May nakita kasi ako sa YouTube si isa po siyang exorcist si brother o si Father Michelle Rodriguez ng Quebec, Canada. Tapos nabanggit niya po yung tungkol sa mga UFO ba? Kasi parang may sumusunod daw ata sa kanya dati kahit sa ngayon. Tapos isang beses po krinusan niya po. Tapos biglang nawala. So parang ang sabi niya kasi na parang mga fallen angel daw yon para ipapakita sa mga tao na yung Diyos ay hindi nag-exist. So ano po bang masabi doon sa mga exorcism at deliverance tungkol po sa mga ganyan? Wow, Brad, maliwanag sa lugar mo. Saan yan? Dito ako sa Canada. Canada. Umaga sa Canada. Dito? 10? 10 o'clock? Okay, yan. Sa mga nagdududa, no? Flat Earth Theory. Ayan, no? Sa kabila, maliwanag. Okay. Brad Wendell, ikaw tinatanong Brad Wendell. Pakitagot. Okay, si Father Michelle Rodriguez, isa siyang deliverance minister. Wala po. Parang, di ko alam kung meron na ba siyang faculty to perform solemn exorcism. Pero nagsagawa siya ng mga deliverance. At siya ay kinikilala na napakabanal na pare, no? Dahil makita niya kahit si San Miguel Arcangel, ang Panginoong Hesus Kristo, kahit ang mga Satanas na pumukusis, nakita niya. Oh, kilala ko si Father Michelle Rodriguez. Rodriguez, no? At yes, yun po ay deception. Dahil ang mundo lang natin ay may mga tao. Pero pag sinabing mga alien, may alien sa ibang planeta. Upang mag-establish sila, yun po yung mga fallen angels. Upang mag-establish sila ng doubt. Ibig sabihin, parang hindi totoong Biblia. Parang hindi totoong Diyos. Dahil merong ibang mundo, merong ibang mga tao. Yun. Ordinary and extraordinary demonic attack. Sa ordinary demonic attack, doubt. Daming nadali sa doubt. No? Kaya, yun. Ang mga demonyo pwedeng mag-establish ng ganyan upang titirahin tayo, upang magduda tayo parang hindi na totoo ang Biblia na ginawa ang Diyos. Ginawa sa Diyos ang mundo, inilagay ang tao, pero meron palang ibang mga tao. Pero malinaw na yun pong mga alien na yan ay mga fallen angel dahil sila ay territorial in nature. Baka lagi nanonood ng ancient alien, bro. Awan ko pa lang, bro, kasi siyempre, sa totoo lang po, matagal na po akong nakikinig sa inyo. Wala pa pong live YouTube video si Bro Wendell. At saka kahit yung sa inyo dati, blackboard pa lang ginagamit ni Father Darwin. Nakasunod na po ako sa inyo. Hindi lang ako minsan nagtatanong dahil marami na po akong medyo kuntik. Alam po, pwede na ako makipag-debate. Pero sinusundan ko po sa inyo araw-araw po. Hindi lang ako, minsan lang ako nagtatanong pag may pumapasok sa isip ko. So, doon lang po ako nag-worried. Hindi naman, kumbaga nag-ano kay Father Michelle dahil sabi nga niya, yung height nga raw ni Arcangel Michael is 15 feet. Sabi ko, wow. So, doon ko talaga nasabi na ayos talaga. Kaya mas lumalim pa ang pagiging Katoliko ko. Salamat po, Bro Wendell. Salamat po sa kasagutan. Salamat po. Ingat po kayo dyan. Ingat din, kapatid. Brother, salamat. Brother Jando. Yes, brother. Pakibasa na lang yung 2 Corinthians chapter 11, 13, 15 na ang Satanas magpaka-anghel na sa liwanag. Ikalawang Korinto? Opo. Korinto 11. 14 na lang hanggang 15. Yung okay. Si Satanas magpaka-anghel ng liwanag. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga loob. Okay, malinaw na si Satanas. Hindi yun ang anghel na ako po ay Satanas. Sino po bang matukso niya pang dumanggan siya? Siya po ay Satanas. So magpaka-anghel siya ng
liwanag. So, ibig sabihin, pag makikita kayo ng, lalong-lalo ng mayroon tayong expression, hulog po kayo ng langit, delikado yun, Brother John, to. Fallen angel pala kayo. Pag sabi kayo, hulog pala kayo ng langit. Fallen angel. So, hindi na tayo mag-expression ng hulog ng langit. Fallen angel yun. So, maraming salamat, Brother John, to. Okay, thank you, Brother. Ito naman tayo kay Undo Sinanggote. Undo Sinanggote. Good evening. Good evening, bro. Jando. At sa lahat ng mga kasamahan mo dito, doon na si Brad Windel, Brad Tata, Brad Jundi, at saka Brad Kinit. At sa lahat na nanonood. Brad Jando, mayroon akong katanungan. Ang mga pastor, nag-aaral sila ng teolohiya. Tapos, ang mga pari natin at saka ibang mga laiko nag-aaral din ng teolohiya. Bakit iba-iba ang pag-interpret sa Bible at pagpaliwanag? Ano bang kaibahan sa teolohiya sa Protestante at saka Katoliko? Bakit iba-iba ang paliwanag? Okay, bigate sumagot si Brother Junre. Pa Junre! Ang pinagkaiba kapatid, no, dahil ang karunungan Katoliko galing sa Diyos. Ang teolohiya ng mga Protestante galing sa Katoliko. Kasi yung Biblia galing sa atin yan, no? Tas ang masakla pa, binabasa nila, sinasamahan nila lang ng sariling unawa. So ganito yan. Saan ba ibinigay ang karunungan ng Diyos? Pakibasa ko dyan do sa Ephesians 3:10. Ephesians 3:10, sabi sa Ephesians 3:10, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. So, malinaw kapatid, no, na yung karunungan ng Diyos maihahayag sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng iglesia. No, kaya nga nagtalaga ang ating Panginoong Hesukristo ng mga apostoles, no, yung kanyang inutusan na turuan ang lahat ng tao. Yat yan ay mababasa natin sa Mateo 28:20. Diyan dapat ibasa. Okay, Mateo 28:20, sabi naman. No, no. 18:20. Mateo 28:20. Okay, 18:20. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, no, naroon akong... Mateo 28:18-20. Ah, 18:20, okay. Uh-uh. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat na kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Yan ang sa simbahan lamang, kapatid, na iniutos ng Panginoong Jesucristo, yung pagtuturo sa lahat ng tao. At wala na ang iba. Yung mga pastor ngayon, ano lang yan, na nakabili ng Biblia. Kasi ang simbahan nakagawa ng Biblia. Ngayon ang mga pastor naman nakabili ng Biblia, nakabasa ng Biblia, tapos nag-iini-interpret nila. Pero mayroong si San Pedro, mayroon siyang babala. No, sa ikalawang Pedro 3:16 pa rin diyan dapat ibasa. Ikalawang Pedro 3:16. Ito. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito lagi ang kanyang paalaala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Yan, tawag ni San Pedro sa kanila mga mangmang, no, na nagbibigay ng maling kahulugan doon sa kanilang mga isinulat, yung Biblia. No, na ginawa ngayon ng simbahan, kanino ba dapat, sino ba dapat ang magpaliwanag ng libro ng mayakda? Di ba dapat ang mayakda?
yung may akda niyang simbahan, o sumalina kapatid na yung kanila talaga, ano lang, maling unawa at gaya-gaya, samantalang sa Katoliko ay galing mismo sa karunungan ng Diyos. At nabasa kanina, Ephesians 3:10, ang karunungan ng Diyos ay magkapahayag sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng Iglesia. So, in summary kapatid, ang sa atin, sa Diyos galing, sa kanila, gaya-gaya at sa maling unawa. Yun lamang, Brother Jando, salamat. Okay, Brother Ondo, may follow-up ka ba? Pwede pa isa, Brother Jando. Okay, go ahead. Yung, Brother Jando, sa Lucas 16, versikulo 31 hanggang 40, ano ba yun, sa hinaharap o ngayon? Okay, basahin natin. 16:31 hanggang? 16:19 hanggang 31. Ah. Yung kang, kang Lazaro. Kang, Sa Lazaro. Yung kay Lazaro, ano yun? Parang, kwento yun ni Kristo na naglalarawan, nagsasalarawan ng mga magaganap sa buhay ng tao. Na pagkatapos ng kanyang kamatayan, merong ibang mundo kung saan patuloy siyang iiral na hindi sa lupang ito. Yun, yung kapatid na na Ondo, may follow-up ka? Okay na yun? Okay lang. Okay, thank you. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.